Mga tal, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Unang-una, huwag nyo kalimutang i-subscribe at i-click yung notification bell at pakiclick pa ng bell all yan sa ating baba ng ating channel name. So, for today's video, may sasakyan na naman tayo na i-review at i-test drive itong Hyundai Ion, no? So, maliit lang ito at maliit lang yung makina, pero napaka-comfortable ito dalhin. Kahit saan, kahit gano'n man ka hirap ang daanan, ay kayang-kaya ng itong Hyundai Ion na ito. So, ang nagustuhan ko sa kanya, matipid sa gas, no? So, yun guys, iti-test drive natin to. So, pupunta tayo ng Piña Blanca. Ayun mga tol, so, diretso na tayo guys. So, iti-drive natin itong Hyundai Ion na napakaliit at napaka-cute na kotse. So, grabe. Gusto ko talagang gamitin yung mga ganitong kaliit lang dahil pwede mo siya parking sa mga space na medyo maliliit lang. You know, so nasa third gear na tayo at napaganda ng ano niya, ng atak niya guys. Ibang klase rin talaga tong Hyundai. So yun, napapansin ko ito, naka-full yung kanyang aircon. Napakalamig pagka pinupull natin yung aircon niya. Uy, may nasiraan ang kotse. Ay, gulong sa likod. So yan, nasa speed na tayo na 40 PPH. So nasa ano tayo, 4th gear. Huwag nyo kalimutang i-click yung notification bell ng ating YouTube channel mga tol, ha, para updated kayo sa mga future vlogs natin. Kasi marami tayong pupuntahan dito sa Cagayan, kaya tune in lang kayo rin guys. So 60 kph tayo. Wala akong nararamdamang alog dito sa kamanubela niya. Wala akong nararamdamang kabig sa kanyang body, sa gulong. Ayos. Pedal niya mga tol, malambot. Yun, yung doon meron siyang packet sa gilid, yung parang lagayan ng mga papeles. Yun, oh, meron din siyang lock. So meron din itong digital stereo, touchscreen ito, plastic. Yung rear mirror niya malapad din mga tol. Ayos to. Tayo, matakbo ng 60 kph yung kanyang takbo. So wala man lang ako naramdaman na kabig o alog sa kanyang manubela. So napakaganda. So mamaya mga tol, akit tayo dun sa may mataas at matarik dun sa ano, sa may papasok na ng baliwag. So malalaman natin doon kung anong gear yung kinakaya doon sa may mataas na yun. So actually mataas talaga yun eh.
siya dire-diretso. So mamaya siguro malalaman natin kung anong gear yung makakaakyat doon. So yung last vlog natin, yung chariot, third gear na akyat niya. Yung chariot natin, Dresera. O kaya-kaya niyang akyatin. Tayong kasama mga tol, ha? Bali ako lang mag-isa. So magaan yung ating magaan yung dala ng ating Hyundai Ion. So sa ngayon ang sigahan nito ay makakabili ka ng 210,000 sa mga dealer, sa mga outlet dealer. Pero kung bibili ka direct siguro sa mga may-ari, siguro mga mura lang 150-180 yan makakabili ka na. Pero yun nga ay, pero sa akin mas maganda bumili doon sa ano, sa mga direct na may-ari. Medyo makakamura tayo doon at malalaman natin yung mismong actual na tinakbo niya o yung odometer niya. Kasi pag doon tayo bibili sa minsan sa mga shop, mga din display lang sa labas, minsan ano eh pinipitik yung odometer, binabago guys. So kaya mas maganda na ano, doon tayo bibili sa mismong may-ari o direct tayo sa may-ari. Minsan sa Facebook may pinupost dyan sa by Ansel, Facebook by Ansel. May mga group-group, pwede kayo sumali sa mga group ng by Ansel. Minsan makachamba ka ng mga Hyundai Ion na maganda. So yung isang pinaka nagustuhan ko talaga sa Hyundai Ion mga tol ay matipid sa fuel well, no? So umaabot pala ito ng 15 to 18 per liter. So grabe. May naka-aircon na yan mga tol, naka-full aircon na yan. So doon sinukat-sukat namin, doon talagang napakatipid ng Hyundai Ion ito. So maganda talaga ito, city ride. Pwede rin naman long distance basta condition yung radiator niya. Kasi may mga issue dito sa sasakyan na ito na front sa overhead pagka yung long distance na malayuan tuloy-tuloy. Pero sa kaibigan ko may nakita ako na ano eh, may ganda sa akin na galing siya ng Maynila, tuloy-tuloy, walang patayan. Pero yung radiator niya bago, inalitan niya. Kayang-kaya daw mga tol. Kayang-kaya, diretsuhan, walang patayan. So yun, nandito tayo na sa Carabao Center guys, papasok tayo doon. So kakaliwa tayo dito. Kaliwa tayo dito mga tol sa center. Ayun, so mamaya ay makikita nyo yan yung mga mais dito, talagang marami sa gilid ng daanan. Kitang-kita nyo yan mga tol. Daming mais dito guys. Kaliwa sa left side natin. So, salamat pala guys sa mga subscriber natin na nananatili dyan sa ating channel. Thank you sa support na ninyo. So, pagka nakasahod na tayo, magpapalaro tayo dun sa farm ng ano, treasure, no? Grabe. Ganda talaga ng ano, ng Hyundai Ion. Manual ito guys ha, manual. Pero kahit manual siya, ramdam ko pa rin yung smoothness ng kanyang pagpitaw ng clutch, no? Yung timing. Hindi siya yung garalgal pagka bitawan mo yung clutch niya. Pag bumitaw ka ng clutch ng tama, ano siya eh, yung parang smooth lang siya. Smooth talaga guys. Ramdam mo talaga yung smoothness niya pagka binitawan mo na yung clutch. Sa diesel, iba sa diesel eh. Pag binitawan mo, medyo gaganon konti. Pwede mo siya matimingan. Pero dito, oh, ang ganda. Napaka-smooth niya. Yan, andito na tayo sa may ano, Carabao Center. Ambuklaw pala ito.
So, okay na tayo doon mga tol. So, naka fourth gear tayo. So, pagdating niya sa medyo itaas, lipat na lang natin sa fourth gear para tuloy-tuloy siya. Yung mga diskarte ng malupitan, yan, dito natin sa fourth gear. Ah, trigger, third gear pala ito, third gear. Yan. Yun, medyo malata yung third gear niya. Pero parang, ayan, kayang kaya pa rin mga tol, oh, ng third gear niya. So, hindi pa siya nanghingi pa ng cambio ng second gear. Kayang-kaya pa. Yan, malakas pa yung RPM niya, mataas pa. Yun, siguro dito na. Magsisingkisang gear tayo dito, depende. Ayan o, ayan o, medyo bumababa na yung RPM natin. Ibig sabihin, maghingi na siya ng gear. Ayan, ayan. Okay. Ayun, kaya mga tol. Ayan, tumas na unti yung ating RPM. Ayan, kinaya guys, grabe. Kaya pala ng Tresera dito ng iyon. Kung walang karga, tayo lang. Pero pag may karga siguro, hindi ba second gear. Mga nasa second gear tayo pagdating doon sa may medyo pahaw na. Pero okay na rin, malakas na rin siya. So galing tayo ng Tuigaraw, pupunta tayo ng Peña Blanca. Hindi pa tayo nababawasan ng isang bar ng fuel. Ayan o. So umalis tayo kanina ng dalawa lang yung bawas ng bar ng ating fuel. Pero darating tayo dito, ganun pa rin guys. So napakatipid and powerful talaga itong iyon. Kaya pala marami na ako nakikita dito na yun na iyon dito sa Tuigaraw. Ito rin pala yung gustong-gusto nila sa Hyundai iyon, matipid. At least maintenance ito mga tol, ah. Mababa lang yung maintenance ng Hyundai iyon. Ano lang naman maintenance ito, change oil. Yan. Ganyang brake. Importante yung brake, ah, laging ano, laging alaga yung brake kasi di dyan nakasalala yung ating ano, pagbiyahe, yung ating buhay din. Kasi pag kamahina yung brake natin pagdating ng ganyan, may tumawid, full stop, ay hindi siya makapagpreno agad. Ganda. Pag ibabangking natin talagang walang ano. Ganda talaga mga tol. Malupit. Mas comfortable ako dito sa Hyundai iyo. Mababa siya eh. Siguro mga kulang-kulang isang dangkal yung ground clearance niya simula dito sa ano. Sa semento. Pero yung iba ginagawa, pinapataasan ito para pagdating sa off-road ay mayroon siyang clearance sa baba. Okay na rin ito mga tol. Kung bang city rail na naman, pwede na ito, standard niya. Pwede na. Palito lang kayo ng gulong na medyo mataba konti. Kasi yung gulong nito medyo manipis. Kaya daba siya sa ano, tapang daba siya. Pinapasok natin yung cambio, walang tunog, no, walang ragat track. Okay. So hindi ko lang alam kung ano yung ipinalit dito kasi sabi na nila yung Hyundai iyon ay nag-phase out na raw. Pero maraming ano nang silabasan ng mga Hyundai iyon na mga luma, sika na binebenta nila. Nag-upgrade kasi yung iba ngayon. Yung iba bumibili ng van para family kaya. Ito kasi family pwede na, pero yung dala o yung bagahe medyo ano, alanganin tayo dito. So okay naman siya mga talos pagdating sa mga zigzag paliko. Ahulin, wala naman problema, malakas. Goods na goods siya.
kaya naman yung mga ahonin, mga paliko. Resera pa yan mga tol. Ganda. Ang jeans oil nito, nasa ano lang eh, 2,000, mga 2,500 lang jeans oil. Kasama ni filter, so safe na yun. So, unlike sa diesel, ang diesel nasa 3 plus pagka nagpa-chain soil ka, mga 3.8. Pero ito, 2 plus lang. Pero pagka bababa yung labor, nasa lang 1 plus, mga ganyan. Minsan sa yung labor yung nagpapataas din. Okay na okay mga tol. Para sa akin mga tol, ang rating nito ay 1 to 10. So, i-rate ko siya ng 9 to 10, no? 9. Okay na siya. Ang medyo disadvantage nito yung pagka marami kayo, yun lang naman problema na pagka marami kayo tapos ito lang yung sasakyan mo, wala kang ibang sasakyan na sisikip kayo dito mga tol. Pero talaga maganda, oh, engine brake natin siya sa Tresera. Ang aircon niya malamig eh. Anong problema sa aircon niya? Yun, nakita nyo naman yung ating review dito at napakaganda guys, super. So, yung ating camera pinatong na lang natin dito sa bandang itaas na kasi medyo delikado pagka hinawakan natin dito ay makapag-focus sa daanan. So, yun, napakaganda itong Hyundai Ion. Pagka na makabili kayo nito, alagaan nyo lang lagi. I-maintain nyo lang yung langis nya. Siyempre, wag yung paggamit nito, kailangan ano, tama rin. So, napaganda. Yun, thank you mga tol sa pag-subscribe niyo ng ating YouTube channel.